Mabuhay! Ako po si Catriona Gray, ang inyong NCCA Arts Ambassador. Inaanyayahan kayong manood at tumutok dito sa Padayon, the NCCA Hours. Halina't ma-inspire sa mga kwento ng pag-asa, makisaya sa kwentuhang puno ng kaalaman, at matuto sa ating sining at kultura. At para laging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts sa @NCCAOfficial. Muli, ito po si Catriona Gray. Padayon na! Sulong na! Ang mga opinyon, kuro-kuro at pananaw na ipapahayag ng mga panauhin at mga tagapagdaloy ay hindi sa programa, sa pamunuan o ng ahensyang ito. Tamang kaalaman tungo sa malayang kaisipan. Ako po si Ferdy Isleta. Ang kultura ay susi sa kadakilaan. Ako po si Annie Luis. Isang oras lang ang kailangan. Ako po si Renena Peñas. Ako naman si Al Ryan Alejandre at kasama natin ang NCCA Chairman Arsenio Nick Lizaso at ito ang Padayon! The NCCA Hour! Sulong na! Sumalip si Apo sa lahat ng tao. Umalip ang bulan sa sinag ng araw. Sulong na. Marami ang nagulat at namangha dahil sa pagpapatayo ng isang kakaibang kapihan sa gitna ng isang parke dito sa Maynila na siyang nagiging bagong paboritong tambayan. Dahil bukod sa napapaligiran ka ng nagaganda ang halaman, katakam-takam ang kanilang pagkain at kapeng matitikman. Mga kapadayon, kasama natin ang SGD Coffee CEO at manager ng Kapitolyo by SGD, Rich Watanabe, at ang direktor ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila, Mr. Charlie Dungo. Mga kapadayon, excited na akong makilala ang tao sa likod ng napakaganda at talaga namang exciting na Kapitolyo. Sir, saan po nagmula ang inspirasyon ng disenyo ng cafe na ito, ng Kapitolyo? Yung design po ng Kapitolyo, kinuha siya sa iba't ibang mga disenyo ng coffee shops, plus hindi naman talaga sila ginaya, mm-hmm. pero yung konsepto na open, right. maliwalas, and maganda sa malambot sa mata, yung lighting po napansin nyo, yun talaga po ang pinaka magandang feature po ng Kapitolyo. Right. And I think pag napansin niyo po yung buong Maynila, may effort talaga ng paganda yung chef. Yes. I must say, talagang pagdating mo sa loob, parang nasa labas ka pa rin. Di po ba? Sir Charlie, matanong ko po kayo, balita ko po, ang inspirasyon naman po ng pagpapatayo ng Kapitolyo ay galing sa ating Yorme. Tama po ba ako? Tama. Kasi ang ating Yorme ay mahilig sa magkape talaga. Oo. So, ang buhay ni Yorme ay kape. Kahit di siya kumain the whole day, basta may kape siya. Kikilos at kikilos na siya niya. So kung makikita mo yung setup ng
Kapitolyo, ibinagay natin sa structure ng garden. Right, okay. O, di ba parang mas relaxing ka talaga. Parang nasa loob ka ng city pero hindi mo alam na may garden pala sa loob ng city. So, yun yung inspirasyon talaga. Actually, surprising nga po. At ito ay matatagpuan sa likod ng Bonifacio. Shrine. So parang wow, exciting. Nagulat ako. It's my first time actually na makapunta dito. It's quite a surprise. Uh-oh. Na may ganito. I'm not a coffee person, pero parang gusto ko mag-shift. Magiging coffee person ako dahil dito sa lugar na ito. Oo naman, tama talaga. So hindi lang siya... Well, may mga tao talaga pumupunta dito na iba siguro curious sila. Pero eventually, natututo silang aralin yung pagiging coffee lover. Yes! Diba? Kaya nakakatuwa. Exciting talaga. And I believe, ang sineserve lang dito na coffee ay galing sa Pilipinas talaga. Heritage coffee. Tama po ba ako, sir? Yes. Hindi lang heritage coffee. Hindi naman lahat ng coffee sa Pilipinas ay heritage. Oh, okay. But purely local coffee. Yeah. So, lahat po ng kape dito ay directly galing sa mga farmers, local farmers. And may programa po tayo before, last year, kung saan inanyayahan natin yung mga farmers to talk about their coffees dito po sa Kapitolyo. That's in a project with the DTCAM at saka yung City of Manila. Para po magkaroon po tayo ng mas malalim na pagkaintindi o alaman sa local coffee and the people behind those coffees. Sir, yung pangalan po, babalikan ko lang, na-mention niyo yung Kapitolyo, parang nag-ring sa akin. It's not just the name, it could have come from somewhere. So, saan po nagmula yung pangalan na Kapitolyo? Sa amin nag-umpisa yan. Wow! Oo. Kung ba iisip mo, ang Maynila, ang Kapitolyo ng bansa. Yes. So, nilaro namin yung salitang Kapitolyo. So, it's the Capitol. Wow. Diba? So, Tinagalog natin, it's Kapitolyo. So, ngayon, in-apply din namin siya para maging amin talaga siya. Nag-apply kami ng IPO. Wow. Para at least talagang masasabi namin na ang Maynila talaga ang Kapitolyo ng bansa. So, bagay naman talaga siya. Exactly. Kapitolyo. Yes, exactly. Actually, kanyang ako, very intelligent. Very, very nice. Very catchy talaga. Catchy lang. Yeah. Diba, simple lang siya. Pero talaga, ito yung totoo. Yes. Kapitolyo talaga ito. Exactly. At dahil dahil locally made, tama po ba ako? Tama ba yung term ko? Yung mga coffee? Locally grown. Kasi nagkaroon, di ba, nagka-pandemic, wala pa ito. Inaayos pa lang ito. So, nag-isip ang Bureau of Permits na magkaroon ng project na Manila supports local. Mm. So, doon naisip lahat, pumaikot na doon yung kailangan natin siguro kung maglagay tayo ng coffee shop, siguro dapat locally made talaga lahat ng kape na serve. Yes. Para matulungan natin yung mga local farmers natin. Exactly. Yun yung punto talaga doon. So, yung mayor, siya talaga, si Mayor Sco talaga yung nag-push nito. Sige, ituloy natin yan. Despite the pandemic. Tulungan natin yung mga kababayan natin na alam mo na tinamaan ng pandemic talaga. Wow. So, kailan po ito nagbukas, sir? Officially, October 1 ang kanyang pagbubukas. Yun po ang soft launch. Tapos yung kanyang formal launch ay ginawa nung November 27 hanggang November 30. Nagkaroon po ng coffee fair dito sa Maynila. At inanyayahan po natin lahat ng mga local coffee growers sansang bahagi ng Pilipinas. And then, binigyan po sila ng pagkakataon ng City of Manila para po ma-present nila yung kanilang kape. And then, makausap yung mga farmers mahihilig magkape. Oh. So, yun. And speaking of coffee, narito na po ang ating kape. Yes. Sir, may I paano mo ito? I'll just... ang bango. Grabe na ito. Grabe talaga yung amoy ng kape nila. Aroma pa lang talaga. Yes. May excited. Oo, sobra. Nako po. Ito ba, Rich? Ayaw mo ng kape. Ayan. Ano bang flavor? So, ano bang coffee natin ito ngayon? So, ang coffee natin that we are presenting today comes from
Sagada? Sagada. Opo, ito pong kay Sir Charles po ay ito ang Sagada. Sagada. Sagada po. Ito favorite ko. Oo, oh, alam na nila. Which is actually, kaya po. Kaya pala si Nerd. Opo. And then, ito naman po ay galing din sa Northern Luzon, in Nueva Vizcaya, in a town called Ambaguio. So, Ambaguio sits on the slope of Mount Bulag. Mm-hmm. So, that's the highest mountain in Northern Luzon. In Luzon. In Luzon. So, sa buong Pilipinas, Mount Apo, masasarap din ang kape doon. Today, favorite po ni Sir Charlie, Sagada Coffee. Ang Sagada Coffee po ay very full body. At saka yung kanyang taste ay nag-chocolate na may roasted nuts, na may hints of orange. Oo, yung acidity niya, balance. Hindi po tulad ng ibang kape na pagka ininom ninyo ay medyo masama yung pakiramdam. Acid reflux. Yes. So that Sagada Coffee is best for people have sensitivity to acidity. So parang si Sir Charles. Oh nice, kasi yung nanay ko ay acidic. Hindi siya makainom ng coffee. Dahil dyan, yan ang ipapadala ko. Sir, ang Ambaguio naman po ay very full body rin siya. And then yung flavors niya are more on fruit, you know? So medyo fruity, yeah, siya. Medyo fruity siya. So iba yung acidity, iba yung fruity in terms of parang suka is acidic. Right. No? So but you have like orange na acid siya pero matamis. Tama po ba ako? Ito yung nanalo sa isang competition sa Paris. Am Opo, actually ito po yung kauna-unahang nanalo. 2017, this coffee won in the Paris Coffee Competition. So yun po ay nag-iisang international competition for local coffees. Wow, kaya so, pala sir. Go for the champion. Shall we? Yes, please. Tapos talagang nakasalasa dito. Nice! Diba? So hindi ka mahilig sa coffee? Hindi ako mahilig sa coffee, but with a place like this. Oo. Diba? And a view like this. And a view like this. Uh-oh. Bakit hindi? Kaya, Annie, welcome ka sa Manila. Anytime you want, dito ka lang sa Capitol. We will entertain you. Rich will entertain you all. Talaga. And the wife, Margaret. Wow. Yeah. So sir, can you share also sa ating mga kapadayon? Kung ano po pong mga coffee ang sineserve dito sa Capitolio? So we serve a lot of coffees from Mindanao to Luzon. So meron tayong northern Mindanao, like from Bukidnon, and then from Barm, like Maguindanao, which recently won the 2020 APA competition in Paris. At kami naman, happy naman po kami i-feature sa Capitolio. The best of Philippine coffees dito lang po sa City of Manila. Dahan-dahan, eventually baka tayo na mag-reign talaga sa international stage. Exactly. And talking about international scene, so paano po ninyo inaangkat yung coffee all the way here to Manila? Last night, meron po kaming dumating na mga coffee from Mindanao. So lahat po ito ay, at least at this time, IATF rules. May mga permits din, and then through land or through air cargo. So, dinadala po yan. And then, I don't know if you notice, may isang portion po tayo ng Capitolio. Nakikita po ng mga tao, may mga staff po tayo na nagsusort ng coffee beans. Yes, by the entrance, under yes, the stairs. Opo, by the entrance, nakikita nyo yun. The farmers in the farm, they sort the coffees already according dun sa quality that they see it as cherries, no? Or pag na-process na nila. I hope you don't mind. Yes, please. Sige, sir, I'm listening. Ito pang maganda dito, nagkaroon kami ng project, collaboration with them, yung Kapitlundian. So, nag-invite kami ng mga local farmers. Sila nagpalitan ng numbers. And ngayon, nag-business na sila. Wow! Yun yung nakakatuwa, di ba? Nakatulong ka sa provincia, madala yung mga produkto nila dito sa Maynila.
di ba, nagkakaroon ng kita ang bawat isa. Nabubuhay yung economy natin. That's nice. Diba? Yun yung purpose din ng mayor. Bakit talaga pinush niya ng todo yung Manila supports local talaga. Kaya nakakatuwa. At dito na rin nagpupunta yung mga heritage group namin. Mga masasakyan na vintage. Yeah. O nag-get together sila dito. Nakakatuwa. Speaking of get-togethers, since this is like your mess other office, if I may say so, meron na po ba kayong mga bisita dito na mga celebrities like him or mga high-profile? Well, una naging bisita nilang malaki dito eh, yung ambassador talaga ng Germany. Wow! What did he say about the coffee? Talagang nagulat siya talaga. Na may ganito pala dito. Right. Di ba? Kaya... ano siya, mas natuwan-tuwa siya talaga. Dito siya nag-breakfast kasi noon. Kasi umatid siya ng flag raising namin. So, dito na siya ni Mayor dito. Dito siya hinost ni Mayor. Wow. Sir, may mga celebrities din, di ba? Ay, meron po. May mga celebrities and then... wow, dahil dyan. This has been a favorite for mga shooting. Shooting. Ginagamit ka rin siya. Wow, so tumatanggap din kayo ng mga ganong bookings dito. Siyempre, sayang din. Yo, di ba? Yes. We have to share. Kanina pa ako kain ng kain. Ang sarap ng cake. Grabe na ito. This, sir, kayo rin ang gumagawa ng cake dito. Yeah, this is our tableya cake. So, ito po ay, again, featuring local produce. So, pagka tinikman nyo, hindi malayo sa pandasa nyo. Mm. Kasi natural. It's and it's very rich. Very moist, I must say. Okay. Ang sarap niya. Parang tataba ako dito. Oo nga. Ayoko nang tumayo. Dito nyo nalang gawin lagi yung pagdayo. Oo, exactly. So ano po yung bestseller ninyo ng coffee naman dito? Sagada is obviously a bestseller. Opo. Inuubos ba ni Sir Charlie? Opo. Favorite po yan ng, ano, ng maraming tao. Mm-hmm. Marami po rin silang mga coffees na nagugulat din sila na pagka sinubukan nila, they find it to be their new favorite. Mm-hmm. Especially yung mga kape po ng Mindanao, no? Mm-hmm. Kasi hindi naman din talaga nakaka-rating dito. Rating dito. But I have to share also an experience I have na, you know, going around the country and going around coffee communities, napakarami pa po nating masasarap na kape na i-feature din po ng Kapitolyo. Eventually. Eventually. We just need time. Yes, of course. Para, kasi IATF is making it very difficult for us to... For our safety. Our safety. Yes. Pero yun naman po ay, ano, a lot of more surprises coming your way from Kapitolyo. Yes. Sir, I heard that you only serve 2 varieties of coffee per day. Is this true? Well, at least 2 varieties of coffee. Sometimes we have more than that. Mm. And then to may event, then of course, marami. Na, the reason is, pagka masyado pong maraming varieties, say may 12 ka, no, medyo yung focus for your choice, nagkakaroon ng konting confusion, no? Masyado matagal. Tsaka maguguluhan ka na. Kasi parang nawawala yung concentration mo. Gusto mong i-try ito, pero gusto mong i-try ito. Nagiging, ito din. Parang ang hirap, di ba? Yeah. So tama na siguro yung 2 kind of coffee a day. Para meron kang ano lang, chance na matikman pareha. Matikman lang. And then, eventually, babalik. Yes. So, and that's the purpose. Oh, yeah. That's a good strategy. Okay, tomorrow, I'll come back for the next with other variety. Oh my goodness, ang sarap. Itsura pa lang, plating pa lang, ginatakam na ako. This is red rice, brown rice. So, what is it? Tama po ba ako? Ito po ay heirloom rice. Heirloom yeah, rice. Yeah, from Sagada. Okay. Our coffee growers are also rice farmers, they're also vegetable farmers, so marami po silang activities, no? Apart from just taking care of the coffees. And what Kapitolyo does is we also take in all the other produce, no? Nagkaroon din ng event sila, Sir Charlie, Mindanao, Mindatienda. Mindatienda, yeah. Wow, sir, I like the name. Yeah, lahat ng products from Mindanao, right. Dinala naman dito sa Manila. Kakatuwa, di ba? Oh. And would you believe,
ang mayor nag-isip ng iriregalo para sa mga senior citizen ng Manila. Mm-hmm. Na naisip niya, ibigay niya is the black rice from Mindanao. Black rice from Mindanao. So, tinulungan na pa rin natin yung mga kababayan natin sa Mindanao right. na madala yung mga produkto nila dito at si Mayor itinigay iyon sa mga senior citizen natin sa Manila. Oh. And sinold out po yung coffee. Siya, no? Sinold out din niya yung coffee. Oo, pati so, coffee talaga, grabe. Staple po sa Northern Luzon, no? Mm-hmm. Sayote, kasi yun talaga ang pagkain ng nasa backyard lang yan, yeah. Di ba? Yes. So pinipitas po yung tops and then we turn into a salad. Ito po ay Danggit Lamayo from Palawan. Wow. There's an interesting story with this particular Lamayo. This is done for us by a fisherman family, fisher folk family. Fish. Yeah. So yung naggumagawa po nito sa amin, dati po siya nagtatrabaho sa call center. Tapos naisip po niyang bumalik dahil medyo matanda na rin kanyang magulang. And then sabi namin, ano bang ginagawa mo dyan? Sabi niya, you know, my parents are fisher folk. And then, ito po yung ginagawa namin. So, sabi ko, sige, tulungan ka namin kung paano. Let's feature your produce. So, this fisher folk family does this for us. And very specific po itong pag-prepare ng lamayo na to. I'm sorry. Oho, sige po, try po. I hope you don't mind. Try. Yes, sir, continue. So, this is absolutely significantly less salt. Mm. And then, malaman po siya, hindi katulad ng ibang yeah. danggit na, you know, medyo manipis siya. Yeah. But still, malaman po siya. And hindi still, siya flat. It's very crispy. Yeah. So, all the best things we love about the danggit, di ba? Danggit by... Good, no? Ang sarap! Oh my God, hindi na. May I try the danggit? Yes, please. Since you mentioned the danggit. Opo. So crispy talaga siya. Crispy siya. And still meaty. And with less salt. Friendly po siya sa ating mga... May diet restrictions. Yeah. Right. Sir, is there a right way to drink coffee or to enjoy your coffee better? There is a best way. Mm-hmm. There's yes. no right way. But for yeah. us, the best way is to let it grow in your palate, your coffee. How do you let the coffee grow in your palate? You don't gulp it in one sip. Guilty. I drink it like water. So, may share ko lang, no? The coffee flavor changes as the temperature of the coffee also cools down. So you enjoy best the coffee when you experience it at hot and then warm and then cool. I thought coffee should always be taken warm. Uh-uh. Well, if that's how you prefer it. Uh-uh. Pero there's more that the coffee wants to tell you. No? Its story. Iba parang nakaugalian natin kasi na. Kailangan ang kape kasi mainit na. Yung kasi umaga eh. Yeah. Hindi, pala dapat talaga, isi-savor mo. Isi-savor mo siya. Para ma, yung richness niya, di ba? Sir, tell me about the Coffee Heritage Project that you have. The Coffee Heritage Project is a private initiative po yan. And then, it only does three main things on our coffees, local coffees. It improves, so we go to farm communities. And then we assist them, local growers, when they have problems in their farms with their trees. So we provide free technical assistance. And then we promote. So this is the project with the City of Manila. Yeah. So we have the coffee fairs, no? We have coffee events. And then Capitolio is to promote local coffee and conserve. Ultimately, because it's a very viable endeavor for farmers now that they're seeing
some returns and value. No, it's not just monetary, but also the dignity, no, na everyone's appreciating your coffee. So the Coffee Heritage Project does only those three: improve, promote, and conserve our coffees. Ito po yung inadobo sa kape. So what we did with this was we married two quintessentially Filipino things. Adobo. Which is pagka any Filipino family anywhere in the world may adobo recipe. Exactly. And then Philippine coffee. So pinagsama ho namin sa isang dish. And the point was to show how versatile local coffee can be. No? You can drink it as a beverage. And then as a dessert, you know, we have affogato also later on. Yes. But then it can also be used as a savory dish, in a savory dish called inadobo sa kape. Wow, interesting. First time po? You should try. Oh my God. 9 months po namin ito ginawa. Okay, you have to tell me how. Kinu-cure yung meat? So, may I, sir? Yeah. May I do the honors? So, the meat is braised in coffee. And, it's the Sagada coffee. This is the Sagada coffee, and the challenge there is that coffee cannot reach temperatures above 90 degrees centigrade because it will over extract. So when you cook something, it almost starts at 180 degrees. So we have to understand how to maintain the coffee flavor and maintain the adobo flavor and still come out with a very delightful dish. I must say, may iba siyang cake. Di ba? Adobo pa din. Adobo pa rin siya, very adobo. Pero manalasahan mo yung coffee. Oo, diba? Ibang klase siya. So mga kapadayon, kailangan itry ninyo ito. And it's so soft. It is very soft. It is very soft. Gano'n po katagal niluluto ang ganito? This is braised for hours, so a few hours. Oh my gosh. So yung preparation medyo... May I? Yes. Oh, I'm a rice kid. I can't live without my rice. So kailangan naman yung kinakain mong rice. Eh, adobo ito. Kailangan pong may rice. Hindi pwede. Very Filipino. You should try having our green mango pickles. Ay, yeah. And then, gusto kong tanungin, sir. Ito ay green mango. Opo. What it does, it balances the flavor. Okay. Make it more bright. Kasi this one is very... a full flavor. Oh. So when you mix it with the mango, medyo nagbabago rin po yung kanyang flavor profile. Pwede bang dito na lang ako tumira? Ang sarap talaga. Dito na lang po ako sa kitchen matutulog. And everything here is so Pinoy, no? Mm. So kamatis and then mangga. Buro mangga. Then adobo with local coffee. Ano po yung suka na ginamit dito? Ito po ay cane vinegar po. Cane vinegar. Grabe na ito. Ikaw yung kakain na dito. Oo nga. Pwede ba akong kumuha ng membership card dito? Tapos ganyan, isa-swipe-swipe ko na lang every time. Oh my goodness. It's really very good. Mga kapadayon. Perfect na perfect po. So, sir, at one time, ilan po yung capacity ng ating cafetolio? Dito po ay full capacity, 120 people. Mm-hmm. However, with the IATF rules, no, on food service, we're only catering to half at any time. Half. Uh-huh. Yung business hours po ninyo? So, business hours, on weekends, we're open from 8 a.m. to 9 p.m. Extension pa po yun. I mean, the last service at 9 p.m. and then hanggang 10 po yung closing of the doors. And on weekdays, we're open from 10 a.m. to 9 p.m. Okay. Okay. So, they have, hindi naman po kailangan mag-register ahead of time, no? No, not necessarily. Walk-in lang. And then, just wait to be seated lang. Yes. And now, dito naman tayo sa Etag Pasta. Carbonara. Carbonara. Familiar yung itsura sa akin except for the Etag.
Yes, so ang itag po ay local ham po yan, ang sagada. Mm-hmm. It's traditionally done using local spices. And it's air dried, it's smoked. So it's a very traditional Igorot practice of preserving meat. Meat. Mm-hmm. So it's flavorful. So napakadami po ng culinary gems ng Pilipinas. Matitikman po nila rito sa... How about the queso, sir? So, yung queso po ay gawa po ito sa Laguna. Okay, so... It's very good cheese! Opo. Oh my goodness! Nakakaloka! Kasi yung mag-aakala na may ganitong kabonggang queso rin dito sa Laguna. Laguna po, sa Victoria. So, ito naman po ay... All local. Parang okay. Dito ako nagtutour sa aking pagkain. Nagtutour ako ng buong Pilipinas. Yeah. Iba't ibang parte ng Pilipinas na sa isang baso, na sa isang plato. My goodness. Yung exciting. Yung ang important ang dating, di ba? Yes. Parang it's just a matter of putting them all together yeah. in a delightful, exciting, colorful way. Yeah. Actually, when we were discussing this with the city, one of the things na we wanted is for Capitolio to be the gateway to the country. Yeah. So when you come here, you taste these things, and then interested ko ba sa itag? Then you know it motivates you to go to Sagada or Bukidnon or Maguindanao. Yeah. So spread the love. Get to know the places and the people, the culture. Yeah. Actually, madami kang malalaman sa kultura ng isang bayan dahil lang sa pagkain. Tama. Right. So, ngayon na may pandemya tayo mga kapadayo, how very exciting na nakakapagbiyahe tayo dahil sa pagkain yeah. at sa inumin. In Capitolio. In Capitolio. At bakit hindi? Tama. Paano malalaman na world class o paano masisigurado na world class ang isang kape? Dahil nanalo na tayo sa Paris for how many times? Four times. Four? Four times. Oh my goodness. Yes. Paano masisigurado na world class talaga yan? Sa kabilang banda, there is the technicalities of the coffee. Mm-hmm. Yung kanyang aroma, mm-hmm. yung kanyang body, yung kanyang flavor profile, yung kanyang finish. But for us, what is more important that we consider coffee is world class is that the value that it gives to the coffee growers. What you're looking for is coffee that helps our coffee growers and something that we Filipinos can be all proud of is truly world class. Lahil dyan, coffee lover na ako. Ang bilis, ha? Ang bilis ko mag-shift, sir, di ba? Sabi na, I'm not a coffee person, tama. Pero eto na. My God. Kasi, para sa akin, ano, kasi pag gusto mo yung kape, ikaw mismo, di ba? Yun yung best experience. Pag na-enjoy mo siya, that's it. Yun na yun. Di ba? Para sa world class na yun. Basta marunong ka, alam mo, at na-appreciate mo. Yun na yun. Di ba? Di ba? Hindi kailangan maging connoisseur. Yeah. Hindi mo kailangan maging marangyan, yes. kahit sino pwede. Dahil coffee dyan, lover ka na. Goodbye instant coffee. Dito na ako sa Capitolio. Diba? Dapat tulungan natin tayo mga local farmers. Dapat i-educate natin yung mga kababayan natin. Mm-hmm. Supportahan natin yung mga local farmers. Right. Kasi marami palang matututunan doon. Mas ma-appreciate natin. Somehow may part na healthy rin yun, di ba? Yes. Kaya kailangan natin talaga i-inform ang tao. Maraming salamat muli, Ginoong Rich Watanabe at Ginoong Charlie Dumo sa pagbabahagi ng inyong oras sa amin dito sa Padayon. Talaga namang punong-puno ito ng kaalaman at katakam-takam na usapan dito ngayon sa Capitolio by SGD Coffee. So mga kapadayon, ano pang hinihintay ninyo? Kape-Capitolio rin pag may time. Tara na! Mga kwento ng pag-asa, hatid namin sa inyo dito sa Sininspirasyon. Ako
po si Kokoy, isa po akong graduate ng Mass Communication major in Performing Arts, isa po akong musikero, isa po akong songwriter and producer. Galing po ako sa banda ng Mad Generic at galing din ako sa bandang Gen Jack. Well, una sa lahat, sobrang naapektuhan ng pandemic yung trabaho ko din. Gagawa kami dapat ng mga play along with yung company namin, which is yung Duende Theater. Dahil nga pandemic, and of course I care for the safety and health of my parents. May mga projects na kailangan itigil, may mga projects na hindi ko pwedeng puntahan. Fortunately, maalam na, nung college, maalam na ako sa sound, sa music, no? At tumutugtog na ako noon. Madalas akong naging sound designer. No? Doon ko naisip na, nga pala, no? Pwede nga pala tayong magtrabaho pa din. Bukod lang sa pag-arte, pagsayaw, pagkanta, meron pa pala akong ibang skill na pwedeng gamitin sa pag-express ng aking sarili. So, hindi madali yung pagpo-produce ng album, definitely. Hindi siya naging madali para sa akin. Kasi nung una, mag-isa ko lang siya ginagawa. Pero tumagal-tagal, na-realize ko na hindi ko siya kaya mag-isa. Mahirap mag-produce ng album mag-isa. So, humingi ako ng tulong sa kanila for marketing and for producing also. For the album to work, it takes a group of committed people para maging posible lahat nung nag-visualize. Siguro yung pinaka naging challenge din at yung pinaka naging golden na part nung nasa Italy ako habang pandemic and quarantine is yung time na hindi na kami nakakapunta sa mga mass physical. Tuwing umaattend ako sa TV mass, hindi ko alam kung sa TV pa ba ako nagdadasal o meron pa bang Diyos na nakikinig. No? Pinayagan na kami ulit, nagkaroon na ng mas maluwag na rules of quarantine. Doon ko na-realize kung gaano ka-importante yung physical aspect ng faith. Na-realize ko during pandemic is yung thought na hindi kay iwan ng art. When it comes to the aspect of natural beauty, yun yung sining na natural, hindi gawa ng tao, pero natural siyang maganda. Para sa mga artists, sa mga alagad ng sining, no, na labis na sinusubukan at naapektuhan syempre nitong pandemic, hindi tayo mauubusan ng abilidad para gumawa ng kagandahan. We have to adapt to the digital age, syempre. Pwede tayong mag-aral ng mga bagong skill. Yung challenge na yun na hindi ako napigilan ng pandemic na mag-express through mga art na alam ko. Huwag tayong makontento sa isang skill lang. Mag-aral pa tayo, magutom tayo sa kaalaman. Huwag tayong mapagod na gumawa ng kaganda kahit sa mga maliliit na bagay. Mga kapadayo, nandito pa rin tayo sa Kapitolyo at kasama pa rin natin ang walang kapagurang head o puno ng Department of Tourism, Culture and Arts ng Siyudad ng Maynila, si Ginoong Charlie Dungo. Magandang araw, Sir Charlie. Magandang araw, Sir Pine. Pagdating sa turismo, arts and culture ng Manila, you're the man. Oh, salamat naman. Ano po ang sekreto? Saan po kayo humuhugot ng inyong lakas, ng inyong galing? Tiwala sa namumuno sa siyudad ng Maynila. Iyan yung ating alkalde, si Mayor Sco Moreno Dumagoso. Sa ating kasamahan, mga kawani ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Lakas lang yan, malakasan na ng loob. Alam mo namang for a while nakalimutan ang turismo ng Maynila. Pero mula nang naupo ang ating alkalde, talagang kailangan natin i-promote, ipakilala at ibalik ang ningning ng Maynila. Bago po tayo dumako sa ating seryosong usapan, talaga bang bata pa lang kayo? Mahilig na kayo sa arts, sa culture? Hindi din. Actually, ngayon lang ako napunta dito. Pero nung lumaki na ako, napunta ako sa events, nagkakaroon ako ng interest. Naging hobby ko ang mag-direct ng shows, ng mga events. Napakaswerte ko lang. At binigyan ako ng pagkakataon ng alkalde na
pamunuan ng isang departamento. Ito nga yung BTCAM. Kailangan nagbabanggang inyong mga energies, yung vibration ninyo ni Yonne. Paano po kayo nag-uusap tungkol sa mga proyekto ninyo? Nakakatuwa kasi iisa lang ata yung wavelength namin. Kahit magka-level. Magka-level. Ito yung gusto ko, naiisip ko pa lang. Pero tatawagin ako ng mayor, sasabihin sa akin, Charlie, ganito. Parang na-amaze ako na, ha, iniisip ko pa lang, alam na ng alkalde. Parang nakakatuwa. So kaya hindi mahirap. Hindi mahirap i-planuhin ang lahat ng proyekto. Kung kayo naman po yung mayroong naisip, tapos gusto nyo ihain kay Yonne, paano nyo sinasabi? Sinasabi ko na, para lang kaming casual na nag-uusap, Mayor, pwede po ba itong proyekto na ito? Ito po ay ganito, ganito. Basta sa tingin mo, tama, at kaya mong panindigan, gawin mo. Susuporta kita. Yun ang laging, sa lahat man ng departamento ng city, ganun ang ginagawa ng Mayor. Nakasupport siya sa amin lahat. Makabongga. Sir, pag-usapan natin ang ating Lagusnilad. Ano po yung origin sa kakahulugan ng salitang Lagusnilad? Ang sabi, Lagusnilad. Yung word na lagus, ito ay yung daanan. Nilad, ito yung bulaklak ng Maynila. So pinagsama yung lagus, daanan, and then nilad, ito yung pangalan ng Maynila. Kaya Lagusnilad. Lagusnilad. Ito ang nagkumpisa yan, bago magkaroon ng underpass na pedestrian, merong vehicular underpass, tama? At sir, bilang isang Manileño po, nakita niyo po ang Lagusnilad bago ang termino ni Yonne. Tama. Ano po inyong pakiramdam dito? Noon nakakatakot dumaan. And let's be honest, yun yung totoo. Kahit sino ang tanungin natin, lahat na nag-aaral dyan sa loob ng Intramuros, pag dumadaan dyan, it's either na na-hold up, natututukan, natatakot talaga dumaan kasi madilim, madumi, maraming tindahan. So, hindi siya kaaya-aya. At ngayon po, ano po ang inyong pakiramdam unang beses na inyong makita tapos na Lagusnilad sa kanyang bagong estado ngayon? Sir Rene, balikta rin natin. Ako magtatanong sa iyo. Kasi pag ako ang sumagot, ang iisipin nila, napaka-bias ko. Ikaw, bilang individual, siguro nasubukan mo ng dumaan sa Lagusnilad. Ano po ang naramdaman ninyo? Alam niyo, Sir Charlie, isang gabi, pagkatapos ng aming padayon, pumunta po ako sa Lagusnilad kasama kong aking kasamahan, si Nielo saka si Po. Nag-pictorial po kami. Wow! At suot ang aking magandang kasuotan na bigay ni Ginoong Norman Peña Florida. Doon ko naramdaman na para akong nasa ibang dimensyon. Napakaganda, nakaka-proud na maging isang Manileño. Ibang-iba po. Talagang masasabi kong ibang-iba, nakaka-proud. It made me prouder sa resident or being a worker of Manila. Nang talagang ito, panatag ang aking kalooban, malamig, maganda, mabango. At ang mga tao, parang mga turista lahat, kahit sila yung mga taga-Maynila po. Tama. So, naging instant Instagrammable siya, di ba? Sobra, sir. Nakakatuwa. Kasi ikaw na mismo naka-experience dito. Kaya siguro sa mga batang Maynila na ngayon ay hindi pa pwedeng lumabas ng kanilang mga tahanan, ito yung kakaabangan ninyo, ito yung pupuntahan ninyo. At dito kayo magkakaroon talaga. Ito na yung magiging selfie destination natin. At sa tulong ninyo, ha, nagawa rin natin yung mga magagandang murals sa baba. At syempre po, maaari po nating banggitin ng ilan sa mga artists na tumulong Oo. Sa pagpapaganda po ng Lagusnilad. Malaking bagay yung tinulong ninyo sa NCCA. Salamat. Kayo ang nagpagawa ng mural na ito, di ba? Nagawa ng gerilya. So, talagang malaking bagay para sa amin yun. At least, nalalaman ng taong bayan na ito ay hindi basta pera lang ng taong bayan ang ginagamit. Pero ito ay tulong ng NCCA at ng iba't iba pang private individuals. Diba? So makikita mo rin doon yung murals na ginawa ninyo plus yung mga spot natin sa Manila na dapat puntahan pa rin ng mga tao. Napakahusay ni Yorme dun sa partnership po. Paano po ito binubuo o ginagawa? Napakaswerte lang siguro talaga namin at naniniwala ang mga private companies or individuals sa kakayahan ng alkalde. Alam niya sigurong napupunta sa tama yung mga binibigay nilang tulong. Nakakatulong ba na gwapo pa din si Yonne hanggang ngayon? Plus factor yan. Nakakilig! Talagang andyan pa rin siya bilang isang artista. Hindi mo maya-adres na ang iisipin ng tao, artista siya. Pero nakakatuwa, naiisip ng tao na artista siya noon at isa siyang mahusay na leader ngayon. Kaya nakakatuwa.
Ano po yung kanyang pananaw dito na nagagamit niya yung kanyang kakisigan siguro? Aware ba siya? Nagwapo siya? Hindi. Sa totoo lang, hindi. Hindi naiisip ng alkalde. Walang yabang nga. Walang yabang. Walang yabang yung alkalde. Hindi niya pinupuhunan yung itsura niya. Pinapakita niya sa atin yung kaalaman niya. Pero siguro plus factor na lang yung looks niya. Pero hindi niya iniisip ko. Ang mga staff ni Yorme, baka nakikinig pa rin kay Yorme? Oo. Talagang, minsan nga ako nagugulat, ano, staff ka na, araw-araw mo nagkasama yung mayor, pero nagpapa-selfie pa rin sila maya-maya pag nakita nila si mayor. Kaya na, siguro ganun talaga. Kahit sa mga taong bayan, okay lang kay Yorme magpa-picture, selfie? Yun ang hindi pinagdamot ni mayor. Nagkataon lang, nagkaroon ng pandemic, kaya nabawasan ng konti yung selfie. Okay. Sir Charlie, ito naman po yung ating renovation. Ano po yung crucial sa rehabilitation ng ating Lagusnilat? Ano po mga challenges? Marami, maraming challenges. Akala, iniisip ng tao, kami ay hindi makatao dahil aalisin yung mga vendors doon. Una-una, illegal ang pagkakapwesto nila doon. Pangalawa, ito ay para sa tao. Dahil daanan ito, nagkukonect ito sa Intramuros papuntang City Hall, vice versa. Diba, itong Lagusnilat talaga, ang kauna-una ang underpass dito sa Pilipinas. Pero meron pa rin tayong underpass dito na susunod ang gagawin din. Itong magkukonect sa Intramuros papuntang Metropolitan Theater. So, ang daming challenges, ang daming talaga. So, unti-unti, nabubuhay, naglagay na tayo ng mga vertical gardens. Tapos, dapat talaga yung iba doon for sa ads. Para kumita naman ng konti ang city, di ba? Natural naman din yun. Plus yung tulong ninyo ng paglalagay nyo ng mural. Ngayon, meron na rin tayo makikita doon yung baybayin. So, binabalik lang natin yung mga dati na dapat talagang matutunan, maalala ng tao, di ba? So, Charlie, kayo po personally, ano po ang inyong pinakapaboritong landmark sa bagong Maynila? Ako, Jones Bridge. Jones Bridge? Ako rin. Jones Bridge. Bakit Jones Bridge? Ako parang sa akin, parang kang nasa ibang bansa. Na ganun pala yun. Kasi, sorry, nagka-travel naman tayo. Na tayo lagi, lahat ko natin ang picture. Ngayon ko lang na-appreciate nung na-renovate, na-rehabilitate siya. Na may ganito pala, na akala ko ako'y nasa Europa, di ba? Nakakatuwa, nakaka-proud na, oh, parte pala ako nito. Kaya nabuo, naayos ulit ang Jones Bridge. Alam niyo ba, Sir Charlie, gumawa ba ako ng MTV dyan? Talaga? Sa Jones Bridge. Gagawin ko nga din. Gawin niya rin po. Pero, Sir Charlie, kung bibigyan ko po kayo ng isang minuto ngayon upang sabihin sa ating mga kapadayon ang tatlong bagay kung bakit sila kailangang dumalaw, bumisita o pumunta sa bagong Maynila, ano po ang tatlong bagay na ito? Ito yung message ko siguro para sa mga gustong pumunta ng Maynila. Manila is home. It is the shelter for the young and old. It is the place to learn and work. It is the city of contrast, similarity, diversity, and unity. Di ba nakaka-proud maging Manileño? Hindi siya pwedeng kunin. Di ba? Nagiging emotional lang ako. Kasi parang ang hirap na nung pinagdaanan namin dito. Kasi ang hirap talaga nung pinagdaanan ng alkalde bago siya maging alkalde. Tapos ito yung dadat na puro problema. Di ba? Parang people come, stay, leave, and return. Because there is simply no place like Manila. This is the heart of the Philippines, di ba? This is the premier destination. Kaya welcome po kayo sa Manila. Wow! Winner ka talaga, Sir Charlie Dungo. Siguro bilang huli pong katanungan, Charlie, halimbawa maraming taon mula ngayon ay naluklok sa isang mas mataas na posisyon ang ating Yorme. Papayag ka bang maging head ng isang mas mataas na departamento sa turismo? Hindi ko rin masasabi. Ang hirap ng tanong mo, baka makunta ko, di ba? Pero hindi pa rin. Wala pa rin. Hanggat wala pa tayo sa realidad, ayokong maghaka-haka. Kasi pwedeng kunin at bigyan ng ibang kahulugan yung aking sasagot. Plus maigi na yung, eto muna, dito lang muna tayo. Tapusin natin yung trabaho natin dito. Pagandahin natin ang Maynila, ibalik ang dignidad para sa bawat Manileño. Pero Sir Charlie, mula po sa aming puso, mula sa National Commission for Culture and the Arts at sa programang Padayon, isang taos-puso pong pasasalamat sa oras na inyong ibinigay sa amin ngayong araw.
Kami din buong puso nagpapasalamat sa suporta na ipinagkakaloob nyo lagi sa City of Manila. Yung inyong ibinigay na mural sa baba ng Lagustilan ay isang matatawag natin talagang pupuntahan ng mga tao at talagang magiging tourist destination talaga ang Maynila. Salamat sa inyo. Sir Charlie, totoo pala sinasabi ng aking mga kaibigan na nag-iisa ang isang Charlie Dumo. Mga kapadayon, sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa aming pagsilip sa bagong Lagustilan Underpass. At syempre, dito sa ating Kapitolyo at sa paghigop ng masarap na kape. Nakatutuwang isipin na tunay nga nanumbalik na ang ganda at sigla ng pinakamamahal nating Maynila. Maraming salamat pong muli, Ginoong Charlie Dumo, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon sa programang Padayon. At syempre, sa ating minamahal na Yolme, sa pagiging ehemplo ng disiplina at malasakit sa bawat Manilenyo, sa bawat Filipino. Hanggang sa ating muling kwentuhan at chikahan, dito lamang sa Padayon! Sa bahaging ito, bibida naman ang ating mga artistang Pilipino dito lamang sa Sining Galaw! Sa ating lahat.
para laging maging updated sa mga kaganapang pangkultura, bisitahin, i-like, sundan at mag-subscribe sa Facebook page, Instagram, Twitter account at YouTube channel ng National Commission for Culture and the Arts. Maraming salamat sa pagtutok sa aming programang nagbibigay ng kaalaman. Sa programang nagbibigay ng kasiyahan. At sa programang nagbibigay ng inspirasyon. Ito ang Padayon, the NCCA Hour. Sulong na! Sumalip si Apo.